Yan, hello guys, good afternoon. So welcome back sa Video Car Repair. So yan guys, so today is November 13, 2023. Yan, so may repair tayo dito. 2 pieces ito guys. 2 pieces. 3090 plus 980 Ti. So tax siya guys. Liquid color with water black to. Ayan. So, may tornilyo. So, paano natin ito bubuksan? Paano ang tornilyo na ito? So, doon ang tornilyo sa likod. Ayan. So, ayan guys. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, abangan nyo guys ang ating year-end giveaway from Video Car Repair Workshop Fix. Okay, so darating na December 15 to 25. Sumalin dyan sa date na yun, guys. Yan, mamimigay tayo ng kaunting mga premyo or giveaway galing sa Video Car Repair. Okay, so ito yung ating repair, guys. This is a water block. Okay, galing na ito ng technician, guys. Ayan. Bari may repair history na po ito. Ang sabi ay hindi na daw marirepair. GP chip to ang sira. So, titingnan natin. Sotak to. Sotak. Alam mo, sotak. 3090 guys. 24 GB. 3090 24 GB. Water block. Water block. DDR6X yata. Ito, hindi ko alam kung 6X. Basta DDR6. Yeah. So, yan yung ating i-re-repair. Malayo, pinanggalingan to. Hindi ko lang tanda kung saan eh. Yan. So, dine-clear dito guys na sabi ng technician, GPU chip na daw, hindi na daw marirepair. Yan. Kasi nakalagay dito sa ating message. Yan. So, wait lang. Re-reply natin itong message. Wait lang, may nagalang. GRE lang unit yun din yung pinadala niya. Tatlo? Chat mo nga siya. Kung magkano yung mga presyo. Nagtatanong siya eh. Hindi ko alam yung eh. Chat mo siya. Tatanong siya oh. Yan yung 850 Ti na bagong dating. Sabihin mo kung anong ano dyan. Anan mo lang, mga presyo. 1K, tapos ilang ban GB yun? Okay, wait lang guys. Pa-pull out ko lang yung item. Saan na ba ako? Ito ay number 960. Ayan. So, ang problem nito guys, nakalagay dito ay the PC just shut down while gaming and does not want boot. Previous technician said GPU is shorted, cannot repair the card. Okay, tapos yung isa, yung 980 Ti, PC shut down when running in 4Mark. So, ibig sabihin, kapag running 4Mark, yun ano. So, dami nagme-message sa atin guys. Ayan. Kailangan na natin ng isa pang stop para sa repair. So, hiring pa rin tayo guys. Hiring. Ayan, dahil lumalaki ang ating negosyo, kaya hiring. Okay, buksan na natin to. Sobrang nakakapagod ang mag-repair kapag talagang lahat ay ako magre-repair. So, kailangan na natin ng
mag-hire pa ng ibang employee. Yan, so water block. Problema lang nito, guys. Hindi natin 'to matetesting sa stress test itong video card na 'to kasi naka-water block siya. Wala naman akong water block. Pero ang mahalaga naman kasi dito, nalaglag na. So ang mahalaga naman dito ay mapa-display natin. Kasi ang issue, guys, nito ay GPU chip shorted daw. Yan. Yan. So parang may nakikita ako dito, guys, na medyo may mali. Yan. I'm not sure, pero sa checking ko kasi, ang thermal pad po na ginamit ay oversize. Okay? So, yun yung napansin ko dito. Kasi itong sa likod nito, guys, manipis lang ang thermal pad nito. hindi ko sure. Kasi kung ano kasi dito, ang problem kasi dito, wag dapat, hindi siya, wag mo siyang ipupul tornilyo. Yan, parang dadamahin mo na lang siya. Kasi ito naman, kahit hindi masyado nakalapat, basta nakalapat yung importante. So, wala din siyang nakalagay dito, guys, na thermal pad. Kasi mayroon to eh. Hindi yan mawawalan tong dalawa na to. Dito at saka dito. Parang nilagyan lang talaga dito. Excuse me. Pero okay lang naman yon na wala dito sa dalawa na to. Kasi ang parang ginawa ng may-ari siguro, inasa na lang niya sa itong heat sink na to ay nilagay na lang niya para sa memory. So, okay lang din naman yun. So, the best yung selection niya. Okay? Ayan. So, liquid cooler, water block. So, ayan. Tanggalin na natin to. Tingnan natin kung masasurvive pa natin to. Yung ano ni-repair ko noong nakaraan, Founder's Edition, na-survive ko eh. So, na-survive ko pa. 3090 din yun, 24GB. And actually, hindi masyado mahal ako maningil sa 24GB sa labor. Hindi nagkakalayo sa ano. So, ayan guys, na-remove ko na siya. Ayan. Ayan. So, napansin ko dito rin. Ayan, may napansin lang ako dito. Ayan. Yung thermal pad na ginamit, hindi ko alam kung siguradong pitted. hindi ko alam kung anong size nitong ano, guys, thermal pad nitong ano. Pero magbabase tayo dito sa sukat-sukat. So, pwede naman tantya-tantya. Yan, ang ginamit na size, guys, dito ng thermal pad ng may-ari is 1 mm. Pero bumakat pa rin yung kanyang ito kanyang ano, guys. So, pasensya na kayo, hindi masyado pala nakatutok. Yan. So, bumakat pa rin yung memory dito. So, hindi ko alam kung expired na yung thermal pad or na-overpress yung ating memory. Kasi yung mga ganito, guys, very sensitive. Kasi itong water block niya, guys, nakaangat siya. Baka ang naginamit niya is, tawag dito, baka lang 0.5 mm. Pero hindi natin alam. Kasi may manual naman to eh. Po. Yan. So, hindi naman muna natin to tatanggalin. Yan. Pero itong ano dito, guys, ang nangyari dito sa eto. Parang hindi siya, guys, pitted masyado. Hindi siya pit dito sa ano. Hindi siya masyado lumapat, dumikit. Eksakto. Sinisipon po ako.
Ayan, so tabi lang natin to. Tapos yung isa pala guys, yung isang cable ay putol na. Ayan, as you can see, putol siya. So ayusin natin yan kung kaya pa nating maayos. So tingnan natin yan. So later na yan guys, unahin muna natin yung mga sira. Baka kasi hindi na marirepair eh. Sayang yung kaano natin dyan. Kadadali. Okay, so lagay natin to dito. San ba? Oh, dito natin siya ilagay. Delikado to guys, mabagsak. Sana, wag lang sana magagalaw. Kasi bubog to eh. Pag nabagsak yan, wala, basag na. Tapos, tatanggalin ko tong kanyang thermal pad, exhaust na thermal pad. Ang ginamit dito is ano lang naman, 0.5 dyan ka. So, shorted GPU na sabi. So, galing na yan ang technician guys. So, alamin natin kung totoo ba ang mga nagsasabi ng GPU chip is shorted. Wala na pag-asa. Kasi may na-repair na ako nito mga ganito. So, marami na akong na-repair. So, declaration na siya ng mga technician na GPU chip na yung sira. So, mga pinagawa sa akin. Mga mamahaling video card dito guys eh. Kaya, kung nade-declared kasi GPU chip na ibang technician, so try nyo ipagawa sa iba. Dito kasi sa akin, talagang sinisigurado kung ano yan. Talagang, siguro, nabulag na lang siguro ako kung na GPU chip na declaration ko, baka nabulag lang ako. Pero, susubukan natin na ating makakaya. So far naman ay nare-repair natin. Yung nare-repair natin guys na, yung may naunang video dito guys, 3090 din yun. Ano siya? Kasi ang second hand guys ng 3090 is nasa 45,000. 45,000. Ang second hand. So, hindi ko lang alam kung bumaba na ngayon. Pero yun ang pricing ng second hand. Ang basis sa ano. Eh, tapos ang labor ko dito guys. Maliit lang. Hindi naman ganun kalaki. Yeah. So, ayan. So, inspection first. So, ang ating SOP. So, alamin natin kung ayan. So, galing na nga sa repair. Ayan, ang problema lang nito guys, wala pala akong IC nito. Mga IC. So, ito siya. Galing na sa technician. Okay, bugbog na rin pala to guys. Super bugbog na. Ayan, ito. Ayan. So, nadali na yan. Ayan. So, na-remove na. So, medyo mahirap lang ito po i-repair. Kaya lang, nagtataka ako dito. Parang ang ginamit na IC ay iba. Hindi ko lang alam kung iba yung ginamit na IC na pinalit. Napansin nyo, sick siya. Sick yung ginamit. Pero BLN o iba. Pag ibig sabihin, baka pinalitan na siya before. Ayan, kasi puro siya BLN, no? Pero sick yung ginamit. Ayan. So, ibig sabihin, mali guys, yung hindi ko alam kung anong tunay na nangyari dito. So, ito po, hindi na ito yung original. Kasi BLN no lang. Ayan. Ibig sabihin, may pinalit po na dalawa. Magkaiba po kasi yan ng ohms. Ayan. So, akala mo, output, parehas. Pero magkaiba po sila ng ohms. Ayan. Kaya, pag nagpalit ka, hindi po basta ganyan. Okay? So, ito. May sana, walang natanggal na piyesa. Kasi mahirap na po ito pag natanggalan. Kagaya dito guys, meron dito missing dalawa. So, hindi ko alam kung sadya siya or o, talagang meron. Okay? Kasi may resistor yan guys eh. So, hindi ko alam. May pasagot? May natawag? So, ayan. So, try. Ayan. So, walang schematic itong mga ganito. Pag sotak. So, ito, ginalaw na rin siya, guys. As you can see, ang nilagay pong piyesa ay hindi na yung original. Ibig sabihin, hindi na po siya binalik sa original. So, ito yung medyo masakit kapag ganito. Ang nakalagay na po kasi 6632. Pero ang ginagamit niyan is BLN, no? Yung mga ganito kasi puro yan, BLN, no? Or AR, ano? Pero BLN, no, siya lahat, eh. Kung mapapansin mo siya. Mas dominant yung BLN, no? Kaya hindi yan pwede ma-ship ng sick lang basta-basta. Pero I'm not sure. Pero based sa experience ko guys ay hindi siya sick.
ng ginamit. Puro siya BLN, no? Okay? So, hindi ko alam kung anong nangyari di sa repair history. So, wala tayong idea. Ang ganito, medyo mahirap lang guys i-repair kasi kagaya nito, yan, na-repair na po siya. Hindi natin alam kung may natanggal dyan piyasa o tinanggal. Kasi kahit anong gawin natin dito, kung ito ay binaboy na nung, ay may bulls pa oh. Kung binaboy na rin ng unang nag-repair, wala na rin, hindi na rin natin ito mare-repair. Kahit anong pagod ko dyan mag-remove-remove ng etc. etc. Wala rin, hindi ako magtatagumpay pa ganyan. Kasi no board view, no schematic, masyadong mahirap. Yung ni-repair ko guys na nakaraan is na NVIDIA Founders Edition 3090, inabot siya ng 3 days. So ngayon, starting natin November 13, 2023, sana hindi naman abuti ng 3 days. At ako, nakaubos na ng oras ang haba ng pila ng repair ko. So 50 person po ang nakapila as of today, November 13, 2023. Ganyang karami ang mga suki at customer na nagtitiwala sa video card repair. Ayan. So, napansin ko dito, may mga corroded siya guys na parts. Ayan, as you can see. So, if possible, ito yung pinagmumula ng issue. Kung bakit siya nag-short circuit, nag-siya yan. Ayan, no? May corroded na siya. So, yung nag-repair nito, ay hindi rin siya nagkaroon ng cleaning master. So hindi, ayan kasi may ano. So medyo naka may putol na line. Ang ano diyan, mano-mano ang ginagawa diyan para siguradong 100% na walang papalya. Ayan. Tapos parang ano na yung manog niya, guys. Parang ito yung refurbish card. Kasi ang mga ayan pa pag nakakita ka ng ganto sa mga display port na mga nagalaw na yan, puro ano, refurbish card na, guys. Ganun siya. So, ito, parang refurbished card po ito. Ayan, mapapansin mo yan sa mga, ayan, sa pagkakahinang, ayan, yung pinalitan na po yung mga ganito. Refurbished po talaga. Ayan, mapapansin mo, may mga plaques siya doon. Okay, so this is a refurbished card. Refurbished card po ito, kagaya ng Isorix. Okay, hindi na ito original na factory. Ayan. So, marami na pong kilalaw. Okay. So, nag-i-inspection lang ako, guys, pa may makita pa ako. So this is ano ba 'yan? 1.8 volts, 1 volts. I don't know. So, dalawa siya. Pero madali yan ma-identify kapag marunong. Okay, so proceed na tayo sa measurement. Physical inspection tapos na. So, measurement naman. Yeah, so measurement. Okay. Diode mode. Okay, measurement. Oh, mahinang na rin dito. So nag-eject siya dito. Ah, siguro. Ito yung mahirap, guys. Baka nag-eject siya ng 12 volts. Shit. Lampas 'yan, GPU chip, sira 'tong GPU chip. Nag-eject siya dito, guys. So naghinang pa. So hindi yan inihinangan, guys, kasi this is a gold plated. Wala siyang reading. Open siya. Okay. Okay, may reading siya dito na 0.200. Ibig sabihin, this is 1.8 volts. Ito ang 1 volts natin. So, anong reading natin? 0.71. Ah, 0.00071. Aha. So, I don't know kung shorted or... So, this is 5 volts, I think. 0.300 plus. 5 volts and this is 12 volts. Okay. So, this is coil for 12 volts. So, check natin. Okay. So, not shorted. Not shorted. Okay. Not shorted yung ating mga 12 volts. Yan. So, medyo mahirap ito, guys. 4 PM ngayon. Hindi ko alam kung aabot pa. So, i-remove natin itong mga pinalitan nilang ano. Ang ibabalik natin, BLN, no? So, baka kasi shorted din yan. So, medyo mahirapan tayo dito sa mga gantong atake. Talagang mahirap yan, guys, pag ganito. Galing na sa repair history. So, open itong line na to. Ayan. So, hanapin natin yung fuse sa kabila. So, may fuse siya, guys, dito.
Ayan, meron siya dito. Ayan. So, meron ditong coil. Inangat niya na yung coil, guys, dito na 12 volts yata to. Okay. So, bakit siya not connected? Pero meron siya dito reading. Kasi this, it's PCI. Kabilanan kasi yan, guys. Dito yung isa. Aha. Check natin kung ito siya. Walang connections. Pinutol yung connection ng, ano natin, 12 volts. Excuse me. So, hindi ko alam kung saan siya nakakonect. Nahihirapan ako nito. Pero, kailangan nating mag-explore. Bakit siya putol? Putol yung connections. Sa ground natin, hindi sa kabila. So, putol talaga siya. Ah. Ba't di siya wala doon, pero dito sa kabila meron? Bakit siya walang reading dito? Ah, putol. Pinutol yata. Nag-spark siguro. Putol ng connections. Ah, putol nga siya, guys. So, kaya pala sinusundot ko kasi yung ano. May putol po siya. Hindi ko alam kung bakit siya putol. So, i-connect natin yan. Pwede naman yan, guys, hindi connect, pero i-connect natin, no? Okay. So, connected na ba? Hindi pa rin. Tingnan natin ang ano. Madali yan, guys. Arithmetic, arithmetic operation lang yan. So, yan yan. Madali na yan. Pagka ganyan. Ang mahalaga dyan ay connected. Oh, so, may reading na tayo. So, ano kaya ang problema natin? So, dadaan muna ito, guys, sa ultrasonic cleaning kasi meron po siya mga corroded parts. Hindi natin siya pwedeng isaksak o galawin. Yan. So, yung mga sick na nakalagay, hindi ko alam kung ano siya, guys, kung working siya eh. Nilagay lang kasi siya. So, inspection ko lang, guys, kung maayos yung pagkakabalik ng mga sick na parts. Kasi mukhang hindi maayos, mga nakaangat siya. Oh, I see. So, mga nakaangat siya, guys. So, tatanggalin po natin siya. So, ayan. Nakaangat din po. So, ang ginawa dito, guys, para siyang kinahoy. Madaling salita ay kinahoy yung pyesa. Iba kasi nakapalit. So, hindi naman natin sigurado kung ganun nga nangyari. Pero, hindi kasi po yun yung original. No, it's not original. Ano? So, gagawin ko lang dito, guys, ay ano, ultrasonic, ano natin, cleaning. Bababad ko siya. Pero tatanggalin ko muna itong mga sick na to. Kasi sick siya. Sick talaga siya sa akin. Sick. Sick, sakit sa ulo. So, tanggalin muna na siya, guys. So, hindi ko naman na, guys, bibidyohan yung pagtatanggal kasi medyo mahirap siya at matagal. So, wasting time for video. Hindi kasi ako nag-i-edit ng video, guys, na pang matagalan. Hindi ako nag-pa-fast forward, ganyan. So, hindi, guys. So, ang ano, guys, mission natin, nakita nyo naman sa microscope inspection natin. Ang mission, remove itong lahat ng sick, yung sick IC. So, wala naman akong na-detect na shorted sa mga power stage. So, ang nakita ko lang, may putol ditong lines at 12 volts, pin number 2. So, alis kailangan kong remove yung ano, tapos palitan ko. Okay? So, update ko na lang kayo, guys, after replacement, after ultrasonic cleaning. Kasi ultrasonic cleaning natin, after replacement ko siya, guys, ultrasonic cleaning ko siya.
Tapos yun, para malinis na, bago ko siya isalpak. Kasi pag sinalpa ko yan, at galing nga naman nga sa mga history, etc. Eh baka naman lalo pong matuluyan. So, mas the best. Mamaya, pag testing natin sa video, susunod na video natin, ay malinis na, napalitan ko na yung mga pyesa. Yun lang naman, sick guys. Yun lang kasi nakita ko. Ano? So, yan ang abangan nyo guys. Abangan nyo yung susunod. Mga banata. Okay? So, good afternoon. So, ito na yung ating updates sa video card. Medyo malungkot lang guys ang ni-repair natin na video card na ito. So, nakahubad ako at tanong mainit. Ayan. So, today is November 14. November 2023. So, 5:45 PM. So, ngayon lang siya yung updates guys. Super hirap na hirap din ako dito sa RTX 4090 na ito. Yan sa repair nito. Parang yung NVIDIA Founders Edition na 3090 din na ni-repair ko na inabot ng 3 days. So, ito. upon checking guys, ay talaga namang ang ginawa dito, may history na ito ng repair guys. So, hindi successfully ang ating repair dito sa video card na to. Yan. Bali guys, natanggal ko na yung 5 pieces na parts na sira. Ayan, kasi umuusok yan, then nag-extera, may mga sira. So, not good. Tapos, iba na siya guys yung nilagay nung technician. Hindi ko alam kung technician, pero technician yun, malagrago daw. So, yung gumawa nito guys ay nilagyan siya ng iba't ibang pyesa na something, ibang pyesa. Hindi yan yung nakalagay kasi. So, ang ginamit kasi dito, di sa 4090 na to, this BLN ulang only. So, walang iba. Walang ibang... Kasi yung nilagay dito, guys, is sick yung nilagay na pyesa. Actually, guys, hindi pwedeng ilagay yung mga ganong version. Kasi kung susundan nyo po yung schematic nung version na to, na BLN, no, at saka sick ay magkaiba po. Parehas yung, ano niya, yung 5 volts, BIN, parehas po yan. Pero kung susumahin nyo po, yung tinatawag na feedback, ohms, resistance, and yung ampere. So, magkaiba po kasi yung ampere. So, hindi po tayo basta-basta naglalagay ng mga MOSFET. Lalo na yung video card nyo ay high-end. Gumagamit siya ng mataas na wattage. Okay? Pag sinabing gumagamit ng mataas na wattage, kung mababa ang amperahe, so, madali siyang masira. Makakadamit siya ng ibang pyesa. At kung mali din po yung ohms na ilalabas niya sa RDS on, sa... etc. etc. Yan. Kasi pag binuksan nyo po yung datasheet ng BLN, no? So, iba po yung ohms niya. So, matagal na rin ako nakapag-repair ng mga ganito, guys. So, hindi ako gumagamit ng ibang pyesa. Kasi na-search ko na yan. Nag-try na ako niya ng gumamit ng iba yung AL00, BL00. Magkaiba yun, guys. So, hindi kayo pwedeng gumamit ng basta-basta ng ano. Kasi, maaring gagana siya. Gagana yan. Kaya lang, ang tawag dyan guys is panandali ang kaligayahan. Yun. Parang ganun siya. Panandali ang kaligayahan. Pag gumamit kayo ng maling MOSFET. Kasi gagana yan. Ang ibig ko ba sabihin, yung ohms niya, yung ampere, magkaiba guys. Kaya nakakadamage yun. Kaya, kung ano yung tinanggal nyo, yun din ang ikakabit nyo. Yan guys, ang gagawin nyo. Kailangan kasi, quality yung service natin. Quality yung repair. Ayan guys, bali ito. So, not success guys itong inire-repair natin. Yan, napalitan ko na kasi lahat yung mga damaged parts. So, still, nakakalungkot guys. Shorted ang memory. Yan, pero ang declaration guys dito ng nag-repair is GPU chip daw ang sira. So, according sa may-ari. Yan, so yun ang sabi nila. Pero upon checking guys, tapos na tayo dun sa GPU na sinasabi. Kasi napalitan nga natin yung mga sirang pyesa eh, mga GPU... Kasi mga B-core yan, ang tinatawag B-core, parang sinasabi shorted. So, natanggal na natin. So, wala nang problema tayo sa B-core. So, na-plug ko na ito guys. Uyun nga, umusok pa nga kanina. Kasi nga, may sira pa din piyasa. Yung, ang dami palang ginalaw nung nag-repair. So, yun mahirap. So, ayan, upon checking guys, sa last testing natin, ay, yan. So, nagpa-power na siya guys, maayos na, power stage na. So, ang problem lang, yung ating BRM is shorted. Shorted. Nakakalungkot. Ayan. Kung titestingin nyo guys, simple lang naman dito sa ganitong MOSFET, sa ganitong video card. So, ang paghanap dito ng memory guys, is titestingin nyo lang po yung, ayan. So, malimit, nakalagay siya sa taas. May isa dito. So, mayroon pa yung isa.
Ayan, kung susundan nyo, siguro dito yung sa gitna or etc. dito. So, hindi ko alam kung saan. Itong iba na to. Ayan, kasi pare-pare siya guys ng MOSFET. Kaya, hindi natin siya pininghulaan. O kaya, secret lang yan guys. Testerin nyo lang. Ayan. So, pag tinester natin, lahat ng coil guys, testerin nyo lang. So, kung titingnan nyo, susumahin natin. Kung titingnan nyo yan. So, pag tinester ko po yan, magbabaser tayo dyan. Ayan. So, tester. Okay, wala tayo dun sa may ground. Okay. Okay. So, mahirap magkuha ng ground. Ayan. So, makapansin nyo, shorted siya. Shorted, yan. 5. No, 5 yan. Tatlong 0 at 5. Yan. So, yan yung shorted. So, madali lang hanapin nyo, guys, kung nandyan yung memory. Kasi yung memory, guys, hindi siya shorted. Nakita nyo, tester. Yan. Pag tinester nyo siya, yan. Upon checking, so, ito, matic memory to. Pero ang reading, shorted. Sira. So, lahat dito, guys, shorted. Walang natira. Yan. Yan. Shorted po siya, guys. Yan. So, lahat ng memory ay shorted. Yun ang nakakalungkot. So, kasi ito guys, matic guys, itong sa taas na to, basta may nakita kayong isang ganito. Palagi ito sa memory. Yan, basta may nahiwalay na isa. Tapos minsan, nandito yung isa niyan. Or nandito. Yan. Upon tester guys, shorted yan. So, ito, yung mga tinanggalan ko guys ng pyesa na nung pinalitan nga ng ibang IC ng mga ano. So, dito, just dito, tapos dito sa baba. So, malungkot guys, nakakalungkot ng isipin talagang shorted po yung memory. Then ngayon, pag pinapower on ko siya guys, pinakamataas na volt, dito guys, ang pinakamainit na memory. Ibig sabihin, nandito yung shorted sa side na to. Dito, sa part na to, ay kabilaan yan guys. Yan, yan ang pinakamasakit yan. Ayan, so kabilaan yan. So, actually guys, kaya naman iano ng ano, kasi mataas naman ang wattage nito at saka ampere. Hindi ito agad nagbo-bloated kapag maganya may shorted ng memory. So, sobrang init guys ng memory. Ito. Yan. Saka ito. Ito pa ganito. Yan. So, shorted yan. Kaya lang, ang problem yung guys, masyado yung mahal. Marami din. 50-50 ang mga labanan nito. Mahirap na. Tapos kung marami yung shorted. Kasi this is a 24 pieces memory. So, ganun pa man, kung isa-sacrifice natin, we wasting time tayo. Kagaya nga nung 3 days yung NVIDIA Foundry's edition na ni-repair ko. So, pag dinali din kasi natin to, so, magsasaya, medyo, ano din, mag-isip din tayo bag magre-repair. So, pag ganito guys, ano na to? Junk shop na. Kasi mahirap yan. Pag tinanggal natin yan, at shorted pa rin, possible, may tama rin yung GPU chip. Yan. Kaya yun yung malungkot. So, dapat kasi may matitira dyan, power stage. So, ito yung example, guys. So, ipakita ko sa inyo yung example. Yan. Pag tinitester siya, yan, pansin niyo lahat po ng ating voltage, ng ating diode mode. So, pag tinester nyo yan, ayan, makapansin nyo, shorted siya, di ba? O, yan. Mapapansin nyo dyan, mayroon dyan may mataas na reading. O, makikita mo dyan, kung alin yung memory. O, di ba? O, nakita ka, may nakita kayong isa. Oh, yung nakita nyo sa baba, may 0.0565. Ibig sabihin, ito yung isang memory. Possible, ito, may nabukod na isa. Yan, yan. Sundutin nyo, guys. Oh, nakita nyo? 0.500. Samantalang yung iba, oh, sa B-core, yan, yung maganyan. Akala nyo shorted, pero meron niyang 0.5 ohm something o 1 ohms. Yan. Pag tinignan nyo din sa kabila, guys, diba, mapapansin nyo? Oh. So, may reading siya. Ibig sabihin, itong tatlo na to, either nasa part siya ng, kasi ang ganito mga ano, maraming driver. Yan, possible may tatlo siyang driver. So, mapapansin ninyo ha. O yan. Diba? Yung iba, shorted siya. Napansin nyo? Kasi nasa B-core siya nakakonect. O. Yan. Tapos dito guys, bali yan, may nakuha tayo apat. Napapansin nyo, apat. Kasi mayroon tayong tinatawag na sokryo. Wala to, wala. So, may nakuha tayong apat. Yan, napansin nyo, dito at saka dito. Pag tinister nyo kasi yan, ang may voltage, ang lalabas dyan is 1.3 volts. So, yan yung mapapansin nyo. So, mapansin nyo, kung good ang ating memory is, di good siya. Walang shorted. Merong makukuha tayo na reading, na goods reading, memory reading. Eh, dito guys,
Wala. This is a Sotak brand, guys. So medyo nalulungkot ako dito. I-upload pa rin natin tong video kahit hindi successfully rate. Kasi napakahirap, guys, nung pagre-repair ko dito. Hindi ko alam kung nabidyohan lahat. Pero it's a shorted. Yeah, shorted yung mga memory. Tapos, upon mahirap din siya sipatin sa microscope. Upon checking, guys, this video card is may mga missing parts. Ibig sabihin, may pinaglaruan na din. So, hindi natin alam kung sino man. Then, upon inspection, ito ay refurbished card. Okay? This is a refurbished card. Pinalitan ng lahat ng port. Ibig sabihin, refurbished po siya. Kung mapapansin nyo. Ay, hindi ko lang alam yung memory kung refurbished. But upon checking, may mga dumi siya sa ilalim na parang something yung refurbished. Okay? Kaya medyo mahirap. Yan. Sa lagay na ito, guys, ay sayang yung oras. Gaya nyan. Kaya kahapon ko pa yata ito nire-repair. Hindi ko lang matandaan. So, ngayon kasi ay November 14. Kahapon pa nga ito. Kahapon ko pa ito nire-repair. So, yung napalitan kong memory, MOSFET is 5. So, ganun siya kahirap. Tapos, ang hirap pa rin niya i-repair, guys, nakakapagod. Alam mo bakit? Alam niyo kung bakit? Pag nag-repair ka ng mga high-end GPU, gumagamit ka ng pinakamataas na temperature sa repair ng video card, yung mga high-end. Kasi, init, pawisan-pawisan, guys, ako bago ko natapos yan. Kasi, 5 piraso yan, guys, MOSFET, pinalitan ko. Alam ko 6 yata to, hindi ko sure eh. Alam ko parang 6 yata. Kasi dito 4, tapos dito isa. Ah, 5 lang pala. 5 lang, akala ko 6. So 5 lang pala siya, guys. So 'yun yung medyo nakakalungkot kasi nagaya niyan. So shorted yung memory. Sa pag-iikot-ikot ko kasi. So, inalis kasi natin muna yung mga shorted ng B-core. Kasi mahalaga kasi yung sa B-core eh. Ayan, so napagtanto ko hanggang sa uli. Shorted din pala yung memory. Ay, sayang, sabi ko. Ayan, nakala ko yung mga MOSFET lang na pagkakalagay. Kasi yung mga MOSFET, guys, is na repaired na nga. So, yun, nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa. So, walang pag-asa, guys, itong video card na to. Kung i-repair man po kasi ito, ay sayang yung oras natin. Masyadong ubos yung oras. Tapos, masyadong malaki yung magagastos ng may-ari. Tapos, 50-50 pa. Either sira din kasi yung GPU chip. So, 50-50 yan. Ang second hand kasi nito, guys, is 45,000. So, yung last customer ko kasi na nagpa-repair din ng na na-repair ko, is nabili niya yung card ng 40,000. Okay? Sa 40,000 daw niya. Ay, nasa 35,000 lang pala. Parang tinatawaran niya second hand. Yung second hand yun, guys, eh. Pero ang sa guys, is 45,000 ang last. Ang pricing nito sa Digit Store. Yung mga RTX, Pero mayroon na mga mura ngayon naglalabasan. So, mga galing yata ng mining. So, possible, baka ito ay galing mining. Kasi nga, nakita ko, parbi siya, may mga, yung solder ba, guys? Luto siya, tapos, may mga iba na yung solder, hindi na siya factory. Madali naman kasing alamin kapag factory solder o hindi. Madali yan sa microscope inspection. Ayan. So, ito ang malungkot dito. Malaki na magagastos dito, guys. In case na ipagpalagay na natin 1,000 yung isang memory. DDR6X ito, guys. 1,000 ilan yan? 24 pieces. Tugmastos ka ng 24,000. Ay, kung hindi pa. Oh, halimbawa, natanggal mo siya, di ba? Natanggal mo siya. Tapos, basta, guys, malaki magagastos pag ganito. Pag mga ganito, matik yan. Hindi ko na yan i-re-repair kung continuation. Kasi, na yan eh. Hindi naman kasi magbibigay ang customer ng paunang bayad na 10,000 para magawa at hindi. Bayaran ako ng 10,000 sa, halimbawa, dadalihin natin ito ng 3 araw. So, sayang, guys. Sayang yung 10,000. Walang magbibigay ng customer. Kahit 5,000 pa yung labor natin, guys, dito sa diagnose fee. Ma-point out lang natin yung Kasi ang memory, guys, bibilihin natin to. Binibili yan. Kapag binili mo yan, guys, board level kasi ito, guys. Factory, solder. Hindi siya kagaya ng memory na buo, ng hard disk na buo, na salpak, plug-in, pin, modular na tinatawag. Pwede yon modular. Pero pag solder, guys, wala na yan. Paano yan mabibenta? Kaya matik yan. Pag bumili ka at kinabit mo yan, dyan na yan.
or gawin man donor board sa iba. Pero siyempre unfair kasi yun sa mga customer. Kung ikakabit kasi gusto nila brand new siyempre. Matapos maganda pa. Ay, pangit naman yung ano kasi walang store na magbebenta sa magpapahiram para ipan-testing. So wala po. Yung memory, pwede yun. Nabebenta kasi yun, ang memory. Nabebenta kasi yun. Isalpak mo lang yun sa ano, tapos tanggalin mo. Pwede pa ibenta yun. Ito kasi guys, hindi na. So, malabong bumili yan. Mga technician lang bibili sa inyan. Okay, maraking magagastos nito guys. Shortage siya. So, memory niya. Lahat ng ano. Wala siyang natirang hindi shorted. So, ano siya guys? Umiinit siya. Salpak natin. Pakita ko sa inyo. Bago na yan guys, nakakabit na lahat yung ano, mga good MOSFET. So, yung limang MOSFET ko ngayon, siyempre, di ba? Naikabit ko na. Ayan yung malungkot. So, kabit ko sa inyo guys, pakita ko sa inyo. Umiinit yung ating memory. Hindi ko nga matouch eh. Yan. Tapos, wala siyang display guys. Nakahang siya, no keyboard, no numlock. So, lagyan ko lang nito kasi mainit yung GPU chip. Super init ng GPU chip. Tapos itatouch mo to. Tapos dito sa ano. Ayan. So, wait lang. Ayan. Pag tinouch mo yan dito, nahahawakan dito. Pag nilipat mo dito, aroy, paso. Dito, paso. Ayan. So, ay siyempre, wala. Walang magawa. Okay. Plug natin. So, na-plug ko na yan kanina. Na-try ko na yan ilang try power on. So, hindi pa tinag-on guys. Dito, walang display. So, power on natin siya. Ayan. As you can see. Ayan, no display siya. Tapos pag tinatch mo siya guys dito, napakainit. Ayan, super. So dito malamig, oh. Lamig, oh. O kung dito, paso ka na, mainit. Dito, hindi masyado. Basta dito siya mainit guys. Ayan. Ito, mainit na. Ayan. Kumpara dito sa kabila, mapansin nyo, hindi ko tinatanggal. Oh. Warm lang siya. Ito kasi good. Ayan, good yan. Patayin na natin. Kasi hindi umiilaw yung numlock guys. Tapos no display siya. Yan yung, ito yung possible na problem. Pero, mahirap yan guys. Hindi yan basta pag sinabing, dito lang yung uminit, ito lang yung sira. Hindi yan. Pag ni-remove mo yan guys, sunod na iinit yan, ito naman. Basta yan ay shorted guys. Ang tawag kasi yan, yung per cycle ng GPU chip, magkoconnect sa memory, yung per cycle na reading niya, sila yung unang ituturo. Na-try ko na yan, guys. Maraming bisis na sa mga yan. Ang ginagawa ko, di-shorted siya. Pagtanggal ko, yun naman kasunod, pagtanggal ko, hanggang sa naubos na yung memory. Tapos, ngayon, naubos na yung memory. Yung iba, nawala na yung shorted, kaya lang maraming memory. Yung iba naman, shorted pa rin yung GPU chip. Tanggalin ko yung GPU chip, ibalik ko yung memory, shorted pa rin naman yung memory, kahit walang GPU chip. So, ganun siya guys. Kasi ito po ay connected. Yan, GPU chip. Ano? Nagkoconnect yan eh. Parang bridge. Yan. Tapos, pag naglalabas ng output ng data, nagpo-produce. So, yan po. Ayan guys. So, walang pag-asa. So, kaya niya guys, palabasin dito ang, alam nyo bang kayang palabasin dito ang 1 volts, 1.3 volts, or mababa man 1.2 volts. Kaya niya palabasin dyan kahit tinester mo siya shorted. Alam nyo ba yun guys? Kasi, eto naman, mag-re-reduce yan. Mag-a-adjust yan. Yung ipapasok niya yung voltage, pero yung ampere, mataas. Yan. Ay, ito kasi guys, ito. Eto guys, itatatandaan nyo. Sa mga malaka, mga mabibigat na video card, malaki, mataas ang ampere niyan. Walang pakialam itong mga to ng hindi, hanggat hindi umiinit ang mga to. Yan ang tatatandaan nyo sa mga gantong video card. Kaya, sa pagre-repair ng mga RTX series is napakasela, napakatindi. Yan. Nakakatakot na usok-usok ang mangyayari. May na-repair yata ako, umusok yata yun eh. Yan. So, wala guys, shorted talaga siya. Either ito, yung magkalikuran na yan. Yan. So, mahirap. Tapos, in-inspection ko siya guys, medyo madumi yung mga, yung parang ano siya. Basta, galing siyang mining siguro. So, hindi natin alam. Water block guys, ang ginamit dito, hindi natin alam kung natapunan siya ng liquid cooler. Ayan. So, walang pag-asa guys. So, yan ang ating update sa video card na to. So, no chance. No lucky. So, ito ibabalik ko dito. Ah, hindi ko na pala ito ibabalik guys. Kasi, sure, sira naman yan. Mga sira. Tatanggalin ko na lang yung kinabit ko dito. Kasi, maring kunin ng customer pa yan. So, alamin natin kung kukunin o hindi.
Yan, yung iba kasi dinodonate na eh. So, depende yan sa customer. Okay, so walang pag-asa. Nakakalungkot, pero ganun talaga buhay. Okay, meron pa naman siyang isa. 980 Ti. So, ano din. So, possible baka ginamitan ng ano eh, liquid cooler. Kasi yung ginawa kong NVIDIA Founder Series, yun na in-upload ko na. Naka-upload na yata. Ano rin eh, ginamitan ng liquid cooler eh. Parang ganun ang naging issue din. Baka ito, baka ito. Possible ganun din. So, hindi natin alam. Ayan. So, ayan. Ganyan talaga guys. Hindi lahat ay nare-refer. So, i-upload natin itong video para makita man lang ng may-ari. Ayan. At saka, para warning na rin ito sa mga ibang mga customer na ano ba, magpapagawa sila mga 3090. Make sure na marunong yung gumagawa. Kasi, kagaya nyan. Pinagpapalitan na ng piyesa. Ano sir? May video naman to sa una ng video natin. May pinagpalitan po kasi piyesa, hindi kasi yun yung nakalagay. Alam nyo guys, kung experience lang guys. Na-experience ko na yun eh. Yung lagyan mo ng piyesa na ano, hindi siya tumatagal guys. Maniwala kayo. Nagawa ko yan sa ano eh, sa mababang unit. So, tinaray ko. Kaya lang hindi siya tumagal guys. Sa ilang stress test lang, tapos ilang minutes, wala na. Bumibigay na agad siya. Kumpara dun sa original na nakalagay. Ngayon, pag pinalitan mo ng same lang na ano. Oh po, sige po. Laro ka. Opo, tapos na. So, ganun siya. Mahirap. Kaya dapat, pag nag-repair ka talaga, eh, ano. Marami na akong mga na-vlog na, ano guys, na mga ganyang repair na marami na akong na-repair na mga pina-repair sa atin. May mga repair history na ibang piyesa yung nilagay. Ginagawa ko dun guys, pinapalitan, tinatanggal ko. Yan. Kasi mahirap kasi pag ganun. Dapat kasi, ano eh, pag nag-repair talaga, eh, kung ano yung nakalagay, yun din nilagay nyo. Eh, i-search nyo yung ano, yung ano, pag kasi inisip nyo na kikita ka lang, ang tawag doon is walang quality yung service. Pumita ka nga, tapos natapos yung warranty, ang tawag doon, walang quality. Yung customer na yung lilipat yun sa iba. Hindi yan tatagal, hindi yan mananatili sa'yo. Ako kasi guys, so hindi naman sa pagyayabang ay talagang hanggang ngayon guys, yung mga dati kong customer bilang isang junior technician o yung tinatawag na CHS technician, yung anong computer hardware and servicing. So hanggang ngayon, yung mga suki ko guys, mga engineer, abogado, company, yan. Hanggang ngayon, tinetext pa rin ako guys, nagpapaan ng service, reformat, yan. Tapos walang network, walang internet, sinano pa rin nila ako. Sabi ko na lang, nasa board level na po ako, hindi na ako nag-refer ng mga basic, ganyan. Tapos ang ginagawa ko, binibigay ko na lang doon sa kakilala ko na nagte-technician na reformat, yan, home service. Ako kasi hindi na eh. Ayan. Kasi ibig sabihin ba, yung ang customer kasi, nananatili kasi yung mga customer sa'yo na kapag trusted ka, hindi nagpapagawa sa iba. Ayan, maniwala kayo sa akin mga technician. So, bago tayo kumita ng malaking halaga, ay napagdaanan ko na yung mga ano na yan. So, ilang taon na rin ako technician since 2008. Yan, since 2008, nagsimula ako maging technician. So, hanggang ngayon, 2023 na po. Ayan, guys. So, yan lang, guys, ang sharing ko. So, i-refer ko na itong isa. Ito, ang may-ari kasi nito, kapatid, Iglesia ni Cristo. So, i-refer ko, pangulong dyan ako na. So, repair muna natin itong isa na to. And guys, tapusin ko na itong video. Iba naman ito eh. Ayan. So, ayan guys. So, hindi successful yung 3090. Gusto ko maging successful. Kasi maganda, kikita ka na malaki-laki. Kaya lang, wala. Ano na yan? Pag ganyan guys, nakikita nyo yung pila sa likod. Ang haba niyan, 50 person. So, kung isa, ganyan lang, medyo, ano lang naman, susumahin mo eh. Yung gastos na 20,000 ng customer or
bumili na lang siya ng second hand. Masigurado pa. Kasi kung second hand kasi, kung ano kasi, kung ito, i-re-repair natin. So, masyado siyang matutoasted sa overheat. Kasi, at saka kung mag 50-50 siya, sayang yung bayad ng customer. Siyempre, hindi naman kasi libre yung pagdadaanan nating hirap. Mayroong sa iba kasi mga nagpa-practice, pwede yun eh. Pero sa akin kasi may bayad kasi, guys. Na hindi naman biro yung ano eh. Yung kuryente na lang, guys. Gumagamit ako ng rebooling machine. Ang taas yun sa kuryente, guys. Pag gumagamit ako, ang laki ng bilik ko sa kuryente. Kasi 1,200 watts siya eh. Ayun pang ano, hot air pa. So, masyado pong mataas yung kuryente. Kaya kailangan po talaga nating maningil ng diagnosis view, ng labor charge. Yan. Kaya, sana maintindihan nyo ng bawat customer. Kasi hindi naman po libre lahat. Lalo na ngayon, mamahal ang bilin, mahal ang bigas, etc. etc. Ay, kung maano nyo lang, guys. Yung 1.5 nakita mo isang araw ngayon, kulang sa isang araw. Niwala kayo sa akin. Ako nga, laki na nang kinikita ko dito sa video card repair, guys, eh. Kahit kumikita ng 100K dito, guys, eh, sabihin ko sa inyo, ang laki ng gastusin. Nangungupahan lang kasi ako, guys. Tapos, syempre, yung tao ko pa, nagpapasweldo pa ako dun sa tao ko. Training ko pa yun. So, ayan, guys. So, papaalam na ako, guys. Salamat sa inyong panonood. So, abangan nyo, guys, yung ating year-end giveaway. So, mamimigay tayo ng mga kakaunting papremyo, mga blessings from Video Card Repair. Yan. So, dun sa ating mga comment, sa commenter, at saka sharer, yan, emoji reactions. Yung nagpa-follow sa ating page, so, yung top fan natin. So, mayroon tayo sa Facebook, mayroon tayo sa YouTube yung mga nagpa-follow. So, visit nyo lang, Video Card Repair, sa Facebook. Ayan, mamimigay po tayo ng mga tester, guys, mga ganyan. Para po, ayan, para, kasi, sila, guys, yung mga nagpa-follow sa akin, mga nasumusuporta. Alam nyo, guys, hindi ko naman sila kilala, then, hindi ko naman sila kano-ano. Nagko-comment sila araw-araw. Galaw ka, siyempre, ay dahil naman sa ganung mga ano nila, so, susuklihan ko naman sila ng mga konting may bibigay ko, na habang makaya, so, mamigay tayo ng load. Ayan. Pili tayo 10 person ng mga top natin, top 10 person, bibigyan natin ng mga giveaway. Okay? So, yun yung pinag-iipunan ko ngayon para mapamigay natin. So, mga ganito, mamigay natin. Mga LED, solder LED, plugs, mga ganyan, solder braid, tester, panghinang. Ayan, kasi mga malimit yung mga nanonood sa akin, mga technician kasi. Ayan, guys. So, hanggang dito na lang, guys. So, salamat po sa inyong panonood. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating video. So, hanggang sa muli, see you in the next repair. Bye!